What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayong umaga po, aking lang ibahagi sa inyo itong gagawin kong pag-install ng GPS tracker po sa ating mga motorsiklo po. So, ito yung unit na nabili ko na GPS para dito sa i-install natin. So, ito yung GPS tracker na nabili ko. So, niready ko na yung pagkakabitan. Actually, yung panagkabit ka nito, nabuksan na natin. Panagkabit ka nito, may manual siya. Dali mo lang sundan yung manual para ma-install itong GPS tracker. So, ito po yung GPS tracker. Meron siyang manual. At meron na rin po kasamang SIM card po itong GPS natin. Matik po yan. Meron lang siyang SIM card. Hindi po kailangan lutan yung SIM card. Kasi, ang gagawin nyo lang naman, pag na-install nyo na, kukunin nyo yung application ng itong Moto Elite, yung application niya i-install nyo sa cellphone nyo. So, para hindi na kailangan mag-load pa. So, ito yung manual niya, madali lang sundan. So, may instructions siya paano gawin. Punta lang tayo dito sa installation and activate. Ito lang natin, ito lang po yung sundan natin para hindi po tayo maligaw, para tama yung pag-install natin. Ang susundan mo lang naman dito yung instruction niya, yung kulay ng wire, andito na po lahat. So madali lang talaga siya i-install. Negative, positive, yung red, unahin natin yung black, yung kulay black na wire. Ang nakalagay dito sa black, connect black wire to the negative of the battery source. So madali lang, tandaan. Yung red naman, ang nakalagay sa red ay connect the red wire to the positive of the battery source. So kung isipin mo, madali lang, hindi siya mahirap i-install. Yung isa, orange. So, tatlo to. Yung pangatlo, yung orange, optional, yung nakalagay, optional yung pag-connect ng wire na orange. Optional, connect orange wire to the ECC of the ignition. So, halimbawa, tinawagan natin yung SIM card na naka-install dito. So, mag-ring, and then 3 to 5 seconds, mamamatay yung ring. Pero kang marireceive na text message na sa SIM card na naka-install dito. So, nagkukos po yun ng 1 peso. So, using mobile application, do not deduct load from SIM card GPS. So, yung sinasabi ko kanina, i-install nyo yung kanilang application para hindi po mag-deduct yung load mo dito sa SIM card. So, simple-simple lang. Ligan mo lang ng 10 piso and then install mo yung ang kanilang application. So wala nang deduction doon kapag install lang kanilang application. Madali lang, punta ka lang ng App Store and then hanapin mo yung Moto Elite GPS. So ayun lang po yung sundan natin, yung installation and activate na instruction dito sa manual. I-ready ko na yung pagkakabitan ko para dun sa mga maguhan. Hindi ako mahirapan mag explain. Madali lang din naman siyang i-install. So, samahan niyo po ako sa konting minuto at simulan mo na po. Additional tips lang po para dun sa gusto rin mag-install ng GPS tracker. Kailangan po natin i-hide itong GPS tracker. Thank you.
So, ayun guys, naka-setup na yung GPS tracker. Sa pinwesto ko na siya dun sa gusto kong pagtataguan sa kanya. So, ang next natin gagawin ay ang wire na kulay black. So, connect natin siya sa negative of battery source. So, ito guys yung negative at positive na battery source para dun sa GPS tracker na sinetup ko. Ito yung black, yun po yung sa negative po. So, which is ground. So, ito po yung ground. Ito yung ground, yung negative. Ito yung positive. So, nagkuha ko ng negative source dito para sa battery or sa ground. Para ground ko. Ground and negative is iisa. And then, sa positive source, yung kulay pula na wire, dito po ako kumuha sa kulay na brown. So, positive source po yan. Yun po yung sa ignition natin. Itong brown. Kaya kung mapapansin nyo dito, yung red at saka yung orange, pinagsama ko na. Yung orange, ang sabi dito, optional, connect orange wire to the ACC of the ignition. So, pinagsama ko na siya. Pinagsama ko na yung red tsaka yung orange. At dito ako kumuha sa kulay brown na wire na kumukonekta sa ating ignition, which is positive source yan. Sana po na naintindihan ako ng mga newbie dito na sumasubaybay sa akin channel po. So, hindi po kayo maliligaw. Madali lang siya tandaan. So, ulit, yung sa red wire ko na i-connect natin sa positive source, dito ako kumukuha siya brown, konektado sa ignition. Kaya pinagsama ko itong red tsaka yung orange na wire. So, naka-ready na lahat ito. Sasalpa ko na lang. And then, i-test natin yung GPS tracker. So, try po natin tawagan yung SIM card na naka-install dyan sa GPS tracker po. So, start natin yung motorsiklo. So, ayun guys, pasensya na po at nawala yung aking audio. So, ang ginawa ko, lumayo muna ako ng 10 metro sa aking motorsiklo po. So, atin po tawagan at i-check yung kanyang GPS kung mag-response po. So, ayun guys, after natin matawagan, nag-ring ng dalawang beses or tatlo. After nun, automatic na putol yung ating pagtawag. Ang susunod na antay natin ay yung text message ng SIM card na naka-install dun sa GPS tracker po. So, check natin yung inbox.
So, ayun guys, ito yung text na marireceive natin. Ito yung text na marireceive mo. So, i-click mo yan. Yung kulay pula, yun po yung location ng motorsiklo. So, directions. Yan po. So, then, start. Pinapakita niya kung saan yung location ng motorsiklo po. Sa madaling salita, okay po yung GPS tracker at accurate naman po. So, yan po. Kailangan nyo lang mag-install ng Google Map. And then, ready ka na mag-install ng GPS tracker po. So, try natin balikan yung motorsiklo. So, ayan po, kung mapapansin nyo, nung bumalik na ako dito sa location ng motor ng motorsiklo ko, kung saan yung motor mo, pag na-locate mo na siya, makikita mo sa kanyang map, accurate po. So, ayun guys, na-install ko na yung GPS tracker sa motorsiklo ko. Sana po nakatulong yung video ko para sa mga mag-uwan. Ipapasalamat po ako doon sa mga subscribers ko na hindi buwibitaw at lagi nakasuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. So, yun guys, isang magandang tanghali po sa inyong lahat at ang inyong lingkod po, Bronski.